solo champion. GreenGold, RB1. Nagsimula kami sa pagmamanok since about 2015. 2016, sumali kami ng stag season. So, doon ko namin nakita na maganda naman ang potential namin para sa pagmamanok. So, pinagpatuloy namin ito. Kaya naman namin nasimulan itong pagmamanok dahil na rin sa kapatid ko, sa lahat kami magkakapatid. Nagsama-sama, nag-usap-usap kami tungkol dito sa tatayo na nga namin GreenGold. Kasi at least kahit paano, nakapag-score kami noong 2016 sa bakbakan ng 9.5. Andito ako para supporter. Ako ang nagsasupport ng mga kapatid ko. Natutuwa kami kasi naging successful din naman at nagkaroon ng achievement higit lalo si Rod sa larangan ng pagsasabong na ito. Since na dito kami binuhay ng tatay namin sa pagmamanok, usap-usap kami magkakapatid na ititribute namin itong Gamefarm, itong GreenGold para sa tatay namin. Kasi since na maliit pa ako, sinasama ako ng tatay ko sa farm. Hindi sa sabungan, kundi sa farm. So doon ko nakita yung klase ng farm. Sa pagmamanok, kung ano yung klase ng farm na nakikita ko nung maliit pa ako. Yung alaala ng father namin, nabuhay through this farm. Ito kasing lugar na to, palayan ito dati. So kapag pumupunta kami, ang may-ari nito ang ate ko. So, yung nasa abroad pa ako, nang pumupunta kami rito, palayan ito. So, nakikita namin kapag nagtatanim ka rito, ang ganda tingnan kasi puro green. Kapag sumisibol, puro green. So, pagka bumabalik naman kami, after mga almost 3 months, bumabalik kami, nagkukulay gold. So, harvesting na yun. Ibig sabihin, harvesting na sa gold. So, isa yon sa napag-usap-usapan namin, parang ganda, parang green tapos gold. Green gold, kasi nung time na nakita namin ito, green pa talaga ito kasi ito ay palayan. Tapos maraming puno, so sabi ko ay green. Tapos nung nakita namin banda doon sa side doon, may rice field, yung gold siya, nag-gold siya. So sabi ko, but yun na lang ang ibigay nating pangalan. Isa pa ron, ang green sumisimbolo yun ng kalikasan at ang gold kayamanan. So, isa yun sa aming napag-usap-usapan na merong kayamanan sa kalikasan. So, ang kayamanan sa kalikasan na yun sumimbolo sa manok. So, ibig ko sabihin, meron talagang ginto sa manok. So, ayun, doon nagsimula ang green gold. Hindi ko rin inaasahan na meron pala siyang hilig sa pagmamanok. So nung sinabi niya sa akin na mag-farm kami at siya ang mag-breed. So natuwa naman ako sa kanya kasi nung nakita ko, mukhang may pangamay nga talaga siya sa pag-breed. So ito nga, yung resulta ng kanyang mga pinag-breed, may mga napatunayan naman siya. Lahat ng na-breeding ko noong 2016, so medyo alanganin pa para sakak. So sinubukan namin sumali sa word slasher. So itong word slasher na to, last year, siguro ang mga manok namin 27 months. Sabi sa akin ng kapatid ko, ng ate ko, subukan natin. So sabi ko baka magastosan tayo dahil masyadong malaki ang ating pondong kailangan doon. So huwag ka mamblema doon. May susuporta sa atin. So sinubukan namin. Kaya maganda naman ang kinalabasan at blessing talaga sa taas. Binigyan kami ng pagkakataon. Kaya ayun, sa katunayan, ito ang aking first trophy.
2016, ayun na nga, doon kami nagsimula. So pagkatapos nun, about early 2017, sumali ako sa MCC. Nabigyan ako ng pagkakataon sumali doon at naging member. So ayun, nakuha ko unang-unang tropeyo ko sa MCC. So ito yun. Ayan. Kaya memorable sa akin ang tropeng yan sa MCC. So patapos nun, sabi sa akin ng kapatid ko, sige, laban lang laban. Eh minsan, hindi naman puro panalo. Hindi, siyempre, nandiyan yung talo, nandiyan yung minsan, sumusuko ka na. Dito sa farm, makikita mo, maraming gastusin. So, nandiyan yung kapatid ko para sumuporta sa akin. Ako ang nagsasupport, moral support ng mga kapatid ko. Sinabi ko mga kapatid ko kasi si Rod yung nagbibreed dito sa GreenGold at yung chief handler naman namin ay yung kapatid ko rin na si Baby. May kanya-kanya kaming paghahanda sa manok. Sa akin dumadaan ang paghahanda ng manok. Kailangan bukas ang isip sa ganung pamamaraan ng kada isa sa amin. Ang paghahanda sa manok ay importante. Iyan ang number one naming trabaho dito sa GreenGold. Ang sabi ko, okay ang team up naming magkakapatid dahil meron tayong handler, ayan na si Baby, tapos ikaw ay breeder, napakagandang combination, plus ako yung financer nila, plus meron din akong kapatid na kagagaling lang ng Amerika na nag-volunteer din na para ma-maintain itong kalinisan nitong farm namin. Ayun, siya nag-volunteer na siyang mag-maintain nung sa cleanliness dito. So, ang ibig ko sabihin, kami-kaming magkakapatid ang nagtutulungan dito. Sa pag-awak ng isang farm, kailangan ikompleto ka nga talaga. Nandyan yung breeder mo. I mean, ang breeder ang naka-in-charge sa breeding, ang naka-in-charge dito sa conditioning, naka-in-charge dito sa overall sa kalinisan, sa maintenance ng isang farm at sa security. At nandiyan kaming lahat na magkakapatid. Bawat isa kasi sa aming magkakapatid, merong siyang naiaanta sa kanila kung ano talagang magiging trabaho nila para dito sa aming buong farm. Sama-sama kami rito at tulong-tulungan kami rito sa farm na ito. Lahat halos ng aking linyada ay kay Tata Ray, itong black at saka brown reds. So, nakakuha ako ng black and brown reds niya. Nagpasama ako, kumuha doon kay Boss Paul Malbar. Nakakuha kami ng sweater doon. Tapos, nakakuha rin kami kay Sir Lancy De La Torre. So, ang mga bloodline na yun, pinagko-cross-cross ko sa Spartan na sweater to Spartan Kelso. Sa Spartan Kelso, tapos cross dito kay sweater ni Paul Malbar, tapos sa roundheads ni Sir Lancy, pinasok na naman namin sa roundheads. So, ikinross-cross namin yan. So, maganda naman ang kinalabasan. At kaya nga, ang kinalabasan nun, nagkaroon din ako ng tropeyo para doon. Yan talaga ang aking signature bloodline. Hindi ako kumuha dito na sa akin lang, sa akin ko lang inaano yung tagumpay na kundi sa mga taong nilapitan namin. Sa manok naman, yung pagpili o yung gusto, ang signature line namin, black, supposed to be sa Spartans ang sa amin noon, nagbigay ng bloodline. So ginamit namin yung signature line na black, ginamit ng kapatid ko para i-breeding. Yun ang pinaka best namin na cockfighting.
Masyado kaming mahigpit sa selection. So may mga manok naman kami na dapat isali ron o hindi dapat na binibidraw. Pero kapag yan, nakapag-selection kami magkakapatid, kung sino talagang pinaka maganda at maganda kinilos dyan, yan ang pinapasok namin. So kung sa conditioning naman, meron kami dyan. Nandyan yung chief handler ko. Pero ako mismo kapag sasali, lalo na sa MCC, ako mismo yan. Ako mismo simula ng 21 days na conditioning, simula ng ikikeeping namin yan, simula ng keeping namin sa 3 days na carbo loading, lahat yan, ako mismo ang humahawak niyan, walang ibang humahawak. Pati sa cock house, doon ako mismo natutulog, kahit itanong niyan doon sa MCC, nakikita nila ako ron, doon ako natutulog sa cock house, hanggang sa mailaban namin yung manok. Nag-i-start kami ng paghahanda sa manok before pa na may schedule, kailangan naka-ready na yung mga manok na ipanlalaban. So 21 days conditioning training, lahat yan, ganun ang process ng paghahanda sa manok. So nagbibilang kami ng dalawang linggo or 3 weeks before namin yun makikita na okay na yung aming mga panlaban ng manok. Kasi meron dyan bibigay, meron dyan yung nagiging na-develop talaga siya na point na siya na pwede na siyang ilaban. So, syempre, pagpili, pag-selection, hindi lang naman ako ang nagsiselect ng aming panlaban. Higit dyan yung si ate ko, si Bebot, kung okay na sa kanila, prove na yon at nakikita nilang strong ang aming ilalaban ng manok. Diyan kami nagsisimula mag-harvest ng itlog. So nandito ang mga bloodlines na ating ating hina-harvest. Yan. Bali ilan yan? Anim ang gandun yan sa baba. So meron kaming mating pen ng 12. After nito, harvest kami ng itlog. So nandito ang aming incubation room. Yan, pasilip ko lang kasi under repair. Ito ang aming incubation room. Ito. Yan, diyan kami nag-harvest ng itlog. Diyan namin pinapipisa yung aming hatchery. Wala rito, nandun sa kabila. Doon kami ngayon magbe-breeding. So ayan, step number 2. After mapisa ang itlog, nagma-marking kami. Dito kami nagma-marking. So after noon, first day namin nandito. Ito ang brooder namin. Brooder. Ayan. Ang brooder namin, ang first day hanggang first week, nandito sila. So after ng second week, lilipat namin dito sa number 3. So nandito, third week to second week. After nga, lilipat dito for fourth week hanggang sa 1 month. Yan. After ng 1 month, harvestin namin dito, papunta naman doon sa brooder range, doon sa kabila na. So dito sila gagraduate para mapunta na sila sa lupa. Yan on. So dun na tayo sa kabila. After dun sa brooder natin sa loob, lilipat namin na sisiw ngayon dito. After 1 month and 1 week, nandito na sila. Kailangan nandito na sila. So unti-unti sila rito para lumabas dito sa range. So kung mapapansin ninyo, brooder ito, tapos may unti-unti na silang tatapakang lupa dito at saka yung mga damo. So para masanay sila, unti-unti silang lumalabas dyan para magamay nila at masanay sila sa lupa. So hindi sila mabibigla in case na kung anumang advantage ang kanila, nandito sila. Ayan. Lalabas sila ngayon dito. Kaya ang ginagawa namin, lalagyan lang namin to ng net. Let dyan, para dito sila ngayon lalabas. After nyan, mga ilang weeks, siguro mga after ng mga 1 and 2 weeks,
1 month and 2 weeks nandito na sila sa ano, sa labas naman, ililipat naman namin sila doon. First stage doon kasi tatlong hati 'yan. Tatlong hati 'yan. Nilalagyan namin ng net diyan. Bali tatlong range ang aming ginagawa diyan. So pagkalabas dito, ililipat namin after the mga 1 month and 2 weeks nandito sila sa first range. Pangalawa, pag after ng 2 months, nandito sila sa pangalawa. After nun, dito na sila sa pangatlo. Hanggang sa araw na ng aming pag-hardening sa kanila. So after ng mga 5 months, 6 months, hardening na. So after ng hardening, ina-harvest namin yan sila. Dadalhin naman namin doon sa kabila. After na kunin natin for harvesting yung mga ating mga baby stag or stags, andito na yung hardening pen natin. Ito ang hardening pen. So dito namin binabarako ang manok natin. Ilalagyan natin ng maliit na cord. Lalagyan natin dyan yung stags at bibigyan natin ng babae. So halos mga 2 babae binibigay namin para mabilis bumarako. So magtatagal sila dyan almost 2 to 3 weeks or 1 month para mas barako sila. Habang nagpapabarako sila dyan, unti-unti naman naming inaayos para sa cording area natin. Ang cording area natin, kung nakikita nyo doon, yung waiting na sila doon para doon i-cord ang mga stags natin, yung mga baby stags. Doon, naka-ready na yon. Pagkatapos yan, pagka-graduate sila rito sa hardening pen, nakasama ang mga pullets, yung mga inahin, yan, kasama sila rito. So bago yan ilabas, kailangan barako na sila. Ibig sabihin, naglalaban na talaga sila. So kailangan ganun. Mas maganda, mas matagal, mas maganda. So, adjust na lang ng araw o days na kailangan ilabas sila diyan. So, doon tayo tatapos sa hardening pen to cording. Ayun. After na ng cording, ang gagawin na namin, di ko-cording na namin 'yan. So, unti-unti na namin iti-training. Hindi lang basta-basta ang training, kailangan masyadong maano ang stag eh, masyadong ano yan, alalay lang talaga ang pagkaka-training ng stags. So yung mga training area namin, nandun. Andun yung mga scratch pen namin, andun yung fly pen namin. So andun lahat, tapos andun din yung grada. So unti-unti silang madidevelop dun kung anumang klaseng training ang gagawin namin para dito sa mga stags. Ayun. Then after nun, kapag okay na sila, co-cording sila na hindi na sila maiilap. Ayan, ito na yung cording area natin. Conditioning area, kumbaga, ayan sila. Tapos nung kung ready na sila for fight, andun yung keeping namin dito. Kung mapapansin nyo, ang gradas natin, 1, 2, 3. So, 3 ang gradas namin dito. So ito ang keeping area namin. Aircon 'yan. Dito kami magpo-pointing. Ayan. Dito kami magpo-pointing for 3 days. Kailan naka-aircon sila, lahat okay. Andito lahat ng kakailanganin nila for keeping. So after 3 days, transfer doon sa kakaw sa paano sa bungan man sa MCC. So doon adjust na sila sa klima. So naka-aircon na sila rito, okay na. Pagdating dun sa kakao, so konti na lang adjustment nila dahil yung lamig kailangan, yung temperatura ng lamig, makukuha dun sa temperatura naman sa kakao. So yun, ganun ang aming sistema rito. Kailangan positibo ka sa lahat ng bagay. O, maikarga mo sa manok, sa lahat kami magkakapatid, sa lahat ng naghahanda dyan sa manok, kailangan positibo lahat. Negatibo, itapon. O, positibo lang, kailangan manalo yung manok, kayun lang. Sa amin dito, hindi ito sugal, kundi passion talaga para dito sa GreenGold. At sa GreenGold sana, ito magal pa kami hanggang sa 20 years na yan at magkaroon pa kami ng maraming tropaya yung nakatulad nito. Makagkaroon kami sa World Slasher at sa mahigpitang pang mga labanan. Sana makaabot pa kami doon. For as long as nakikita ko yung interest at yung
sipag ng mga kapatid ko, hindi naman ako ang para magsabi niyan, ano. Observe ko kung talagang hanggan saan ang mararating or hanggan saan ang kanilang passion. Pero pag sinabi mo namang passion kasi, andyan lang yan. Talagang passion mo, manok, passion mo talaga yon. Pero yung kanilang kakayanan, kung hanggang siguro nagpapanalo sila, hanggang nakikita nila na successful yung ginagawa nila, so andiyan lang din ako parate to support them. Kausapin niyan ang buong pamilya ninyo kung para dito ang pagmamanok. Kasi isa man dyan ang kumontra sa inyo, parang hindi maganda ang pasok kung ikaw lang ang may gusto ng pagmamanok. Ibig ko sabihin, simula sa pamilya, sa anak mo, sa iyong asawa, sa iyong magkakapatid, kung magtutulong-tulungan kayo para dito sa pagmamanok, napakaganda. Na, hindi yan sa pagsusugal, kung hindi sa isang passion talaga, sa isang sports, kasi nakakawala yan ng problema, nakakawala ng stress. Para sa akin yan. Ah. Pero para sa ano talaga, buong pamilya, kailangan yung thumbs up na okay, nandoon. Kaya number one yun. Hanggang sa kaya pa, hanggang sa nakakalakad pa, sa kaya ko pang mag-breeding o lumaban sa kung saan man sa bungan dyan, sana wala nang katapusan yun. Sana doon na lang tayo. Oh, kaya... We love the sports.